Kaya sa mga nagbabalak magpalagay ng additional DRL dyan sa mga ADB 160 nila, dito na tayo, best deal as always. Just like that, mga kap, we're back here in Metro Manila. Kung may isang bagay ako hindi na-miss dito sa Metro Manila, yung traffic. Pero goods-goods pa naman ngayong oras. Mas 12:30. Buti nga malamig-lamig pa eh. Kasi promise, maninibago talaga kayo kapag nakatira kayo sa Baguio tapos baba dito, sa baba. Lalo na dito sa sentrong baba. So sa mga NCRRT dyan, the capital, shoutout sa inyo, mga kap. And special shoutout sa ating mga supporters and squadron mates. Congrats, mga kap, naubos natin yung merch natin. Success! At maraming salamat syempre sa pagsuporta sa ating Parak Squadron V1 Long Sleeve. Ayan, mga squad mates. Okay, bakit nga ba tayo nasa labas ngayon at bakit ba tayo bumaba ng Manila? For many reasons, and for one, ang title din itong vlog natin, which is magpapa-modify tayo ng ating headlight. Okay, but before anything else, let's just be clear, lalong-lalo na sa mga masugid nating mga tagahanga, meron na naman tayong tatlong basic rules na kailangan tandaan eh, para legal pa rin ang ating headlight modification. Number one, it must be amber or yellow in color. Very straightforward naman. Siyempre, number one, hindi pwede ang mga ibang color sa color wheel maliban sa white, ambient white, or basta yung nasa yellow lang ng hue lang ng yellow and white. Kung titingin kayo sa color wheel, nandun lang siya white or nasa gradient siya ng white, going yellow, and then pure yellow. No? Number two, alo, ano ba ito? Patik sasalita itong cardo. Ah, nga pala, may bago tayong intercom, mga kap! Maraming salamat, Leeds Bobby of Mandaluyong Makati Roundtable sa pagbigay sa atin ito. Regalo sa atin, Cardo Edge. Maraming salamat po. So, going back to the topic, mga kap, number 2, it can be or dapat adjusted siya downwards. Number 2. Kasi nga naman, kung hindi siya na-adjust, nakakaabala siya doon sa mga kasalubong. Teka lang, hindi na ako sanay. Pwede pa ba mag-ano? Pwede pa ba mag-bike lane? Paligo na kasi ako eh. Ay, ito pala! Nagdagkaalaman lang, mga kap. Napapansin nyo sa bike lane may mga ganyan, mga green. Alam nyo ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mga kap, pwedeng pumasok ang any type of vehicle sa mga portion na yan. Bakit? Usually daw, nakita nyo, di ba? Ibig sabihin nun, kasi may mga palabas na nakaparada, may mga intersection, yan. And everything in between. So pwede yun, pwede kayong sumama dun. Kung dun kayo mag-overtake, say kahit na mali na yun, mag-overtake to the right bilang motorista, bilang rider, sa mga part na yun, pwede kayong mag-merge. Pero syempre, number one priority pa rin yung mga nakabike. Sabi nga nila, diba, share the road. Sa mga hindi rin po nakakaalam, siklista rin si RP. Pero nang dahil sa motor na ito, tagal-tagal na tayo hindi nakakapag-bike. So yun, that's our number 2. Ngayon, number 3, dapat walang blinker function ang headlight. So yun lang, yun lang ang kailangan natin tandaan bago tayo mag-modify, para legally abiding citizen pa rin tayo. Ayun nga, nandito na tayo ngayon. Tada! Ito ang ating lakad today by Suave Works by Sir JR. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Alright, tumain ko nga lang pala, mga kap, itong shop ni Boss JR. Para ka nasa barbershop, ganun yung pakiramdam. Pero barbershop siya ng mga motor, tingnan niya. Yan oh. Aga? Malamig, tapos libreng kape, tubig. Tapos yung motor mo dyan na sa labas habang inaayos. Ah, solid dito.
visit kayo dito. Papa-install kayo nitong headlight modification natin. Okay, so nakita nyo na nga mga kap ang ating latest upgrade sa ating motorcycle. Sinabi natin, huli na natin yung last aesthetic upgrades, diba? Pero ito na naman tayo, marupok na naman. Kaya nagpa-install na naman tayo ngayon. Para may iba kasi for almost 3 years ng ADV 150 noon, yun na yung stock headlight. Tapos ngayon magto 2 years na ADV 160 naman. So, a different kind of take, a different kind of taste naman yung gagawin natin. So, with us today is the owner of Swabby Works. Lifetime warranty sa wirings itong mga to, and kinapipitagan din when it comes to yun nga, electrical and wiring work. So ito si Boss JR of Swabby Works. Hello, Jarisco from Swabby Works. Dito kami matatagpuan sa Muñoz, Quezon City. Pin nyo lang sa location, Swabby Works by Jarisco. So open kami ng 10 a.m. to 10 p.m. daily. So, kontakin nyo lang ako sa page na to. Ako lang nga ang sumasagot dyan. Nandun din yung mga contact number. Salamat, Boss JR. So, yun ang mga kap. Ito na si Boss JR of Swabby Works. Let's thank go. Thank you, thank you. So, yun ang mga kap. No? Kung feeling nyo familiar sa inyo yung nakita ninyong DRL kay Andromeda, ito lang naman kasi din yung ginamit ni, at binili, ni Sir Kenji Moto. Parehas both product and kung saan siya nagpagawa kay Swabby Works, no? Tapos yun nga pala mga kap, kapag tayo naman ay gumamit ng aking code na CAPARKY, makaka-avail tayo ng exclusive, dito lang yan, 10% discount for that DRL with 6 months warranty, quality. And for Swabby Works naman, kung saan nagpagawa si Sir Kenji Moto din ng kanyang Aerox Limited Edition, ito naman ay makakapag-avail tayo ng free na switch para sa turning on and off ng ating headlight. At dyan na nga nagtatapos ang ating vlog mga kap! At salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na ito, my first day back in Metro Manila. So sa ating mga kaps dyan, alam nyo na, nandito tayo. Kita-kits tayo soon, and I'm very excited and hoping na, palili ko pala tayo. I'm very excited and hoping na makita kayo dito in Manila while I'm still here. Na? Maraming salamat sa panonood ng vlog. Don't forget to follow, subscribe, and like this video in YouTube. That's CAPARKY RT, and in Facebook. That's CAPARKY. Kung nagustuhan nyo itong video na to at kung natuto kayo, maraming salamat po. See you sa next sesh mga kap. Always grateful to be a vessel. Peace and love as always. Snappy salute. Let's go! Manila, Manila, I'm coming home with you, Manila, Manila, I'm coming home, hinahanap kita, Manila.